Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po, Father Ian. Ngayong misa ng ating pagsalubong sa kapanganakan ng ating tagapagligtas, sa ngalan po ni Father Oka Andal, ang ating kura paroko at rektor ng Pambansang Dambana at ang buong pamayanan ng NSSPP, nais nating pasalamatan ang mga nagtaguyod at nag-sponsor sa ating mga kandila para sa pag-aalay mamaya, sina Francisco at Elsa Garabiles, Ginoo at Ginang Au at Violi Francia, Ginoo at Ginang Jerry Exconde at Pamilya, LD Exconde Construction Supplies, Melanie Estole at Pamilya, Grace Akla at Pamilya, Ernesto at Marie Kapunitan at Pamilya, Rose at Alex Manaksa at Pamilya, Che Kapunitan at Bunny Macchines, Crisel Tala, Bismarck Castillo, Kinoa Castillo, Queen Sabria Castillo, Clint Senior Castillo, Marilyn Landicho, Maria Corazon Landicho, Ronald Agkalaw at Pamilya, Carlito Cubelio at Penny Armendi, Mary Ann Concepcion at Pamilya, Ronald Agkalaw at Pamilya, Ginoo at Ginang Eduardo Pintak at Annalyn Pintak at Pamilya, at si Jenny Lopez. Nais din nating pasalamatan at isama sa panalangin ang mag-aalay ng sanggol na si Jesus, sina Ginoo at Ginang Bobet at Eunice Doniego. Maraming salamat po sa inyo at ihanda natin ang ating sarili sa pagdiriwang ng banal na misa. Thank you.
Upang mapanatili ang solemnidad ng banal na misa, pakilagay po sa silent mode ang inyong telepono. Magsitayo po ang lahat at sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit. Thank you.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sama-sama tayong magpuri at magpasalamat sa Diyos sa pagdiriwang natin ang banal na misang ito. Ngayong ating ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng pagsilang ng ating manunubos. Kaya naman, upang tayo maging karapat-dapat sa pagdiriwang na ito, atin munang ihanda ang ating mga sarili, pagsisihan natin ang ating mga nagawang pagkakasala at ang ating mga pagkukulang. Inaamin ko sa mga makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo.
manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinasikat mo sa gabing ito ang sinag ng iyong liwanag na totoo. Pasikatin mo sa amin ang iyong liwanag sa kalangitan na ngayon aming pinatutuloy sa aming pamumuhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nakatanaw ang isang malaking liwanag ang bayang malaunang nasa kadiliman. Namamanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang. Dinagdagan mo ang kanilang tuwa. Tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madian. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin, sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki. Ibinigay ang isang anak sa atin, at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari, upang matatag ito at panatilihin sa katarungan at katwiran, ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Tito. Pinakamamahal kong kapatid, inihayag ng Diyos ang kanyang kagandahang loob na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang siyang umaakay sa atin upang talikdan ang likong pamumuhay at damdaming makalaman. Kaya't makapamumuhay tayo ngayon ng maayos, matuwid at karapat-dapat sa Diyos samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan, ang dakilang araw ng pagpapahayag sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo sa gitna ng kanyang kaningningan. Ibinigay niya ang kanyang sarili upang iligtas tayo sa lahat ng kalikuan at linisin para maging kanyang bayan na nakatalagang gumawa ng mabuti. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, iniutos ng Emperador Augusto na magpadala ang lahat ng nasasakupan ng Imperyo ng Roma. Ang unang pagpapadalang ito ay ginawa ng si Sirinyo ang gobernador ng Syria. Kaya't umuwi ang bawat isa sa sariling bayan upang magpadala. Mula sa Nazareth, Galilea, si Jose pumunta sa Bethlehem, Judea, ang bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat siya'y mula sa angkan at lahi ni David. Kasama niyang umuwi upang magpadala rin si Maria na kanyang magiging asawa na nooy kagampan. Samantalang naroroon sila,
Dumating ang oras ng panganak ni Maria at isinilang niya ang kanyang panganay at ito'y lalaki. Binalot niya ng lampin ang sanggol at inihiga sa isang sabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Sa lupain ding yaon ay may mga pastol na nasa parang nagpupuyat sa pagabantay ng kanilang mga tupa. Biglang lumitaw sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon. At lumaganap sa paligid nila ang nakasisilaw na kaningningan ng Panginoon. Natakot sila ng gayon na lamang. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao, sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa sabsaban." Biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking hukbo ng kalangitan na nagpupuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang lahat po ay magsiupo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po, Father Oka. At Merry Christmas din po sa inyong lahat. Merry Christmas din po. Tayo po ay live sa ating FB page. Kaya binabati din po natin, hindi lamang yung sumusubaybay sa atin sa buong Pilipinas. May mga Filipino communities po na live na nanonood sa atin ngayon mula sa Italy, sa Canada, sa Norway at sa Singapore. Kaya binabati po natin sila, palakpakan po natin sila. Bago ko po ihatid sa inyo ang liham pastoral ng Arsobispo ng Lipa para sa araw ng Pasko 2023, hayaan niyo muna pong ibahagi ko sa inyo ang naging pagninilay ko hinggil sa panuluyan na ipinilabas ng ating mga kabataan kanina. Sino sa inyo ang napaiyak sa kanilang ginawang paglalapat ng Pasko 2023? Sabi sa akin nung isang server namin, "Father, nalaglag po ang aking luha habang nanonood at nakikinig sa kanila." Hindi ko lang masabi sa kanya, mas nauna po ako. Kasi yung kanilang mensahe ay hindi lang makatotohanan o refleksyon ng katotohanan nang nangyayari sa bawat pamilya na nagdiriwang ng Pasko, kundi yung kanilang ipinakita sa atin ay realidad at katotohanan ng majority of Filipino families na nagdiriwang ng Pasko ngayong panahon na ito. Kaya nais ko pong ipaalala sa inyo kung ano ang mahahalaga na dapat nating pag-ukulan ng pansin ngayong Pasko sa kultura nating mga Pilipino. May tatlo pong bagay na hindi dapat mawala sa ating pagdiriwang sa gitna ng ating pagsasaya dahil sa pagdiriwang nating ito. Ang una ay pananampalataya, ikalawa ay pamilya, ikatlo ay pamayanan. Pananampalataya. Ito naman po ang dahilan bakit natin ipinagpapatuloy ang pagdiriwang ng Pasko na ating sinimulan sa paghihintay. Ngayong siya ay dumating na, ang bagay na ito ay huwag po sana nating makalimutan. Ang pananampalataya na dapat magbunsod sa atin sa tatlong bagay. Una,
pasasalamat. Hindi lamang tayo dapat nagpapasalamat sa mga biyayang ipinagkaloob sa atin ng Diyos sa buong taon. Higit sa lahat, huwag nating kalimutang pasalamatan ang Diyos na ibinigay ang kanyang bugtong na anak para sa ating katubusan. Yun po ang dahilan kung bakit tayo nagdiriwang ng Pasko. Si Jesus ang pinakadakilang regalo sa atin ng Diyos na ating pinasasalamatan ngayong gabing ito. Siya ang dahilan kung bakit mayroon tayong pagdiriwang. Ang regalo ng Diyos ay ating muling inuulit at isinasabuhay, lalo na ngayong panahon ng Pasko, kaya tayo ay may bigayan ng regalo. At sa ating pagbibigayan ng regalo, wag sana itong pilit sa ating puso, sapagkat ang pasasalamat ay walang kabuluhan kung hindi ito magbubunsod sa atin sa pagbibigay ng may galak at maluwag sa ating puso. Sabi nga, kung magbibigay ka at mabigat sa iyo, wag na lang. Sayang ang ibibigay ng hindi naman bukal sa iyong puso. Nawa sa ating pagbibigay at pasasalamat, bunsod ng ating pananampalataya, ay magkaroon ng ikatlong P sa ating buhay bilang tinawag ni Kristo, pagbabago. Pagbabago sa ating buhay, lalo na sa ating buhay pananampalataya. Ikalawa, pamilya. Ang ganda ng mensahe ng ating panuluyan na nakasentro sa pressure ng majority na nangyayari sa ating pamilyang Pilipino. Ang hirap tanggapin ng katotohanang mahirap madama ang tunay na diwa ng Pasko kung gutom ang tiyan at uhaw ang kaluluwa. Pero katulad ng mensahe ng ating mga kabataan ngayong gabi, kung ilalagay natin si Kristo sa ating mga puso, mahirap man ang hamon ng Pasko, hindi imposibleng maisabuhay ito sa kabila ng pressure, iba't ibang pressure sa ating pamilya. Ikatlo, ang pamayanan. Kapag maayos ang pamilya, kapag maayos ang nangyayari sa ating pamilya at buhay ang diwa ng pananampalataya at Pasko, yan po ay ganun din ang mangyayari sa pamayanan. Dahil ang pamayanan ay refleksyon ng tunay ng nangyayari sa pamilya. Kung ang pamilya ay maayos, kung ang pamilya ay may pagmamahalan, kung buhay ang pananampalataya sa pamilya, yan ang magiging collective consciousness at collective na pagkilos ng buong pamayanan. Napakalaki po ang kaugnayan ng pressure, lalo na ang kahirapan na nangyayari sa pamilya at nangyayari collectively sa ating pamayanan. Hindi po ito magkahiwalay. Bakit may mahirap na pamilya na nagugutom at hindi kayang kumain ng 3 beses isang araw? Hindi po sila tamad. Hindi po dahil sila ay patambay-tambay lang. Hindi po ako naniniwala na ang pamilyang Pilipino ay tamad. May kaugnayan po yan sa tamang pagpili natin sa mga mumuno sa ating bansa. Kapag mali ang ating pinuno, ang pamayanan ay mahirap lumago. At yan ay nakasalalay sa magandang pagtatangi natin at maganda at maayos na pagpili kung sino ang mamumuno sa atin. Kapag ka pinili natin ang tama ayon sa ating pananampalataya, wasto ang pamayanan. Nawa, huwag nating makalimutan ngayong Pasko na bigyang pahalaga ang tatlong ito: faith, family, and community. Sana'y magbunsod ang mga ito ng ating pasasalamat, at bunga ng ating pasasalamat, tayo'y bukal sa pusong magbigay upang magkaroon ng pagbabago hindi lamang sa ating sarili, hindi lamang sa ating pamilya, kundi higit sa lahat sa ating
pamayanan. Akin po ngayong babasahin ang mensahe, ang liham pastoral ng Arsobispo ng Lipa. Siyam na araw nating pinaghandaan ang dakilang araw ng pagsilang ng ating Panginoon, na kung kailan ating pinaginayan ang pagpapalawig ng abot ng kubol, isang tema ng sinodo na kaugnay ng unang taon ng pagdiriwang natin sa 50th anibersaryo ng Lipa bilang isang arsidiosesis. Hinamon ang mga kabataan na palawigin ang kanilang mga kubol sa pamamagitan ng pagsasakripisyo at tamang pamumuhay, alinsunod sa halimbawa ni San Juan Bautista. Binalikan natin kung ilang kubol ang pinalawig natin noong panahon ng pandemya at pagputok ng Bulkang Taal. Inanyayahan tayong palawigin ang ating matiyagang pananalangin at samasamang pagdiriwang ng mga sakramento. Napagtanto natin kung gaano kalawig ang kabutihan ng Diyos sa pagtitiwala na ating pangalagaan ng Kanyang sangnilikha sa kabila ng ating mga kahinaan para sa ikabubuti ng lahat. Natutunan natin kung paano palawigin ang pamilya sang-ayon sa tunay na plano ng Diyos. Sa pamamagitan ng pagbabalita ng Anghel Gabriel sa mahal na Inang Maria, tinutularan natin siya upang lumawig ang ating pananampalataya at payabungin ang pananalig ng ating sambayanan. Sinikap nating sabayan ang kababaang loob ni Maria sa kanyang paglalakbay patungo sa kanyang pinsang si Isabel upang palawigin ang mabuting balita na daladala niya sa kanyang sinapupunan. Napagtanto natin na ang bawat uri ng bukasyon ay pagpapalawig ng kaharian ng Diyos at ang kaparian ay may pangunahing misyon sa gitna ng pamayanan. Ipinaalala sa atin na ang pag-ibig at kapangyarihan ng Diyos ay mas malawig kaysa pinakamadilim na kwento ng ating buhay. Sa bandang huli, pinalalawig natin ang kubol ng Diyos sa ating samasamang paglalakbay patungo sa pagkakaisa, pakikibahagi at misyon. Bakit natin kailangan gawin ang mga pagpapalawig na ito? Ang kasagutan ay matatagpuan natin sa dakilang araw ng kapistahan ng Pasko ng Pagsilang na ipinagdiriwang natin ngayon. Ang pagpapalawig ay paraan ng pagsunod natin kay Jesus na hindi nananatiling kasama lamang sa kubol ng kanyang Ama at ng Espiritu Santo sa kalangitan. Dahil sa pagmamahal ng Ama sa sanlibutan, sinugo niya ang kanyang bugtong na anak sa pamamagitan ng Espiritu Santo upang sa Jesus, sa pamamagitan ng Espiritu Santo, upang ay manirahan sa gitna natin at ito ang pinakadakilang pagpapalawig ng kubol ng Diyos para sa sangnilikha. Sa paglaganap ng kadiliman sa mundo, isinilang ang liwanag na kailangang lumawig upang ang karimlan ay malupig. Ito ang ipinahayag sa mabuting balita na ating napakinggan. Tanggapin natin ang pagpapalawig ng presensya at liwanag ng Diyos. Tanging ito lamang ang paraan upang masundan natin ang kanyang halimbawa at tumugon sa kanyang paanyaya na palawigin ang ating pananampalataya, pag-asa at pagmamalasakit sa kapwa. Ang panahon ng Kapaskuhan ay panahon ng pasasalamat sapagkat naging kaisa natin ng Diyos. Sa pagpapalawig niya ng kanyang kubol sa mundo, tayo ay tinanggap niya bilang mga mamamayan ng kanyang kubol. Tayo ay naging mga anak ng Ama sa pamamagitan ni Jesus na kanyang bugtong na anak, sang-ayon sa sulat sa mga Hebreo sa ikalawang pagbasa. Umawi tayo ng may galak at pasasalamat kagaya ni Isaías sa unang pagbasa, dahil isinilang ang manunubos na may malawig na kapangyarihan sapagkat sa lahat ng bansa ang kamay ng puon na tanda ng lakas ay makikita ng mga nilalang at ang pagliligtas na ating Diyos, ng ating Diyos ay tiyak na mahahayag. Sa diwa ng galak at pasasalamat, binabati ko kayong lahat kasama ang inyong mga mahal sa buhay ng isang mapagpala at matiwasay na pagdiriwang ng Pasko ng pagsilang ng ating Panginoong Jesus. Maligayang Pasko sa inyong lahat at pagpalainawa tayo lahat ng Diyos. Signed, Archbishop Gilbert A. Garcera, Arsobispo ng Lipa. Ang lahat po ay magsitayo. S
Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Tayo pong lumuhod sandali. Pagsitayo na po ang lahat. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulublok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa gitna ng ating kagalakan, sa pagsilang ng sanggol na maghahari sa sanlibutan, sama-sama nating ilahad ang ating pagsamo sa Diyos Ama ng Kaluwalhatian upang ipagkalob niya ang biyayang dala ng Kapaskuhang ito. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Panginoon ng Kaluwalhatian, dinggin mo kami. Panginoon ng Kaluwalhatian, dinggin mo kami. Para sa Simbahang Katolika, sa pamumuno ng Banal na Papa, ng lahat ng mga obispo at mga pari, upang ang paninirha ng salita na nagkatawang tao sa piling ng tao ay patuloy na madama ng kasangkatauhan na katuparan ng pag-ibig niyang Diyos sa sambayanan, manalangin tayo. Panginoon ng Kaluwalhatian, dinggin mo kami. Para sa lahat ng bansa sa buong daigdig, upang ang magandang balita ng kapayapaan ay pangalagaan ng mga hinirang na namumuno rito, at magkaisa nawa ang sangkatauhan na mamuhay sa kapayapaan at pagmamahalan, manalangin tayo. Panginoon ng Kaluwalhatian, dinggin mo kami. Para sa mga taong nasa kahirapan at halos panawan ng pag-asa dahil sa kakapusan ng mga pangangailangang materyal at espiritual, upang ang pag-ibig ng Diyos na dinala sa sanlibutan ng sanggol sa sabsaban ay makatagpo nawa nila sa anumang kapamaraanan, manalangin tayo. Panginoon ng Kaluwalhatian, dinggin mo kami. Para sa lahat ng angkan sa ating sambayanan, upang ang liwanag na taglay ng pagsilang ng bugtong na anak ay manahan nawa sa ating mga tahanan at panatilihin nawa natin itong magningas sa ating pagkalinga sa mga dukhang kapwa, manalangin tayo. Panginoon ng Kaluwalhatian, dinggin mo kami. Amang makapangyarihan, mapuspos nawa ng walang hanggan mong pagpapala ang sambayanan sa panahong ito ng Pasko ng pagsilang ng bugtong mong anak. Hinihiling namin ang iyong awa at ibayong biyaya sa ngalan ni Kristo ang Panginoong nagkatawang tao, nabubuhay, tagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Thank you.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ngayong Pasko ng pagsilang. Sa pagpapalitang ito ng iyong kaloob at aming handog, ang anak mong umako sa aming kaabahan ay siya nawang magparangal sa amin't magtampo bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Itaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mong di naiiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim. Kaya ngayon ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di naiiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya, ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya, ang iyong pag-ibig ay kahali-hali na kahit ikaw ay lingid sa aming mata. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming mawain, ipinaabot namin ang pasasalamat sa iyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Ipinakikiusap namin sa pamamagitan ng anak mong ito na ang mga kalob namin ay tanggapin at basbasan sa pagdiriwang namin nang paghahain niya sa iyo. Iniaalay namin ito sa iyo unang-una para sa iyong banal na simbahang Katolika, pagkalooban mo ng kapayapaan at pagkupkop, pagkakaisa at pagtataguyod ng mga kaanib nito sa San Sinukob, kaisa ng aming Papa Francisco na iyong lingkod, kasama ng aming Arsobispo Gilbert at ng lahat ng nananalig at nagpapalaganap sa pananampalatayang Katoliko na galing sa mga apostol. Ama namin, iyong alalahanin ng iyong mga anak
na ngayon aming idinadalangin. Ang aming pananampalataya ay nababatid mo, gayon din ang pagsisikap naming maging tapat sa iyo. Ang paghahain ito na nagpupuri ay aming iniaalay para sa kapakanan namin at ng mga mahal namin sa buhay para sa aming kalusugan at walang hanggang kaligtasan. Sa pagdulog namin sa iyong kadakilaan, Diyos na totoo at nabubuhay kailanman. Kaysa ng iyong simbahang ipinagdiriwang namin sa gabing ito, ang dakilang kapistahan ng Pasko ng pagsilang ng tagapagligtas sa sanlibutan, noong siya'y ipanganak ni Santa Maria na nagdalang tao at nanatili pa ring birhen, pinararangalan namin ngayon unang-una ang ina ng Diyos at Panginoon naming Hesukristo, si Maria na malhating laging birhen, gayon din ang kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, ang iyong pinagpalang mga apostol at martir na sina Pedro, Pablo at Andres, sina Santiago, Juan, Tomas, Santiago, Felipe, Bartolome, Mateo, Simon at Tadeo, gayon din sina Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Juan at Pablo, Cosme at Damian, at ang lahat ng iyong mga banal, pakundangan sa kanilang ginagawang mga kabutiang at walang sawang pagdalangin para sa aming kapakanan. Kami ay lagi mong kalingain at ipagsanggalang. Ama namin, iyong tanggapin ang handog na ito ng iyong buong angkan. Loobin mong kami makapamuhay araw-araw sa iyong kapayapaan. Huwag mong ipahintulot na kami mawalay sa iyo kailanman. Ibilang mo kami sa iyong mga hinirang. Ama namin, basbasan mo ang mga handog naming ito, marapatin mong sambahin ka namin sa espiritu at katotohanan, kaya para sa amin, ito ay gawin mong maging katawan at dugo ng pinakamamahal mong anak, ang aming Panginoong Hesukristo. Noong bispiras ng kanyang pagpapakasakit, kinuha niyang tinapay, inilagay sa kanyang banal at kagalang-galang na mga kamay, tumingala siya sa langit sa iyo, Diyos Ama, niyang makapangyarihan at nagpasalamat siya sa iyo. Pinaghati-hati niyang tinapay, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis na ito ng pagpapala sa kanyang banal at kagalang-galang na mga kamay. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. O Pilipinas,
Ama, kaming mga lingkod mo at muubuo sa iyong bayang banal ay nagdiriwang sa alaala ni Kristo na iyong anak at aming Panginoon. Ginugunita namin ang kanyang dakilang pagpapakasakit at pagbangon niya mula sa kamatayan at ang matagumpay na pag-akyat niya sa kalangitan. Kaya mula sa mga biyayang sa iyo rin ang galing, inihahandog namin sa iyong kataas-taasang kamahalan ang paghahaing ito na katangi-tangi at dalisay, ang pagkaing nagbibigay buhay kailanman at ang inuming nagbibigay kagalingang walang katapusan. Masdan mo po ng buong kasiyahan ang aming mga alay na ito. Ganapin mo sa mga ito ang ginawa mo sa mga handog ni Abel, ang lingkod na matapat sa iyo, sa paghahain ni Abraham na ama namin sa pananampalatayang totoo, at sa inihandang tinapay at alak na Melchizedek na paring hirang mo. Paunlakan mo ngayon tanggapin ang banal at dalisay na paghahain. Makapangyarihang Diyos, hinihiling naming iyong ipaakyat sa banal mong anghel ang mga alay na ito sa dakilang dambanang nasa iyong harap upang sa pagsasalo sa banal na katawan at dugo ng iyong anak sa pakikinabang namin ngayong dito sa banal mong hapag. Kami ay mapuspos ng iyong pagpapala at tanang pagbabasbas. Ama namin, iyo ring alalahanin ang mga anak mong naunang yumao sa amin. Sa paghimlay sa iyong kapayapaan, yamang ang tatak ng pananampalataya ay kanilang taglay. At sila ngayon aming ipinagdarasal. Sila at ang tanang nahihimlay sa kandungan ni Kristo ay aming idinadalangin sa iyo upang iyong pagbigyang makarating sa pagsasalo, pagliliwanag at pamamahinga sa iyong piling. Kahit kami ay mga makasalanan mong lingkod, kami rin ay nagtitiwala sa iyong naguumapaw na pagkamapagbigay sa aming pamumuhay araw-araw. Kaya pagindapatin mo rin kami ay makaugnay at makapiling ng iyong mga banal na apostol at martir, kasama ni Juan Bautista, Esteban, Matias, Bernabe, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad, Perpetua, Agata, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia, at ng lahat ng iyong mga banal. Kami naway makapisa nila, hindi dahil sa aming ginagawang kabutihang kulang na kulang, kundi pakundangan sa iyong pagpupuno sa aming kakulangan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesu Kristo. Sa kanyang pamamagitan, ang tanang mabubuting kaloob mong ito ay lagi mong pinaiiral, pinababanal, binubuhay, binabasbasan at sa amin ibinibigay. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ay magsitayo. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Amen.
Hinihiling po namin kami ay adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Pagsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkalob mong sa pagdiriwang namin ang maligayang Pasko na dakilang kapistahan ang pagsilang ng anak mo. Ang hiwaga ng iyong malasakit na dating nalilihim ay lalong mahayag at mapanaligan namin upang ito ay higit naming mahalin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sabay-sabay po nating dasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa'yo po ibinibilin, kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Ilan lamang pong mga paalaala. Una, sa inyong pagbisita sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda po ng katapatan sa inyo ng pambansang dambana na sa ating screen ang total collections ng nagdaang linggo.
Maraming salamat sa inyong patuloy na kagandahang loob sa pambansang Dambana. Ikatlo, sa paligid po ng ating simbahan ay may makikita kayong mga information, Pilgrim's Information Record Book. Kami nakikiusap, pakisulat ng inyong mga pangalan sa mga hindi pa nakakasulat at ilang detalye. Ito po'y tulong sa ating documentation program. At kung kayo po'y mga OFW, mga balikbayan o may mga kasamang mga foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Information Record Book. Ito po'y malaking tulong sa ating aplikasyon bilang pandaigdigang Dambana. At para po sa patuloy na gawain ng ating Pasko ng Pagsilang ng Panginoon, bukas, ang mga schedule po ay misang panlinggo. Kayo pong lahat ay inaanyayahan at makiisa at magagabayan kayo ng ating mga schedule sa Facebook page. Mamaya po, pagkatapos po ng pasasalamat at saka ng pagbati, yun pong ating kinagawi ang Everybody's Birthday. Happy Birthday, Jesus. Makikita nyo sa inyong harapan ng iba't ibang mga kahon ng mga bawat buwan. Hindi lamang po sa gusto nating magbigay pasasalamat kay Jesus. Kalakip ng ating pasasalamat sa tulong pinansyal na ating ipagkakaloob na anumang makayanan, kalaki po noon ang ating panalangin na sa pagdiriwang ng ating mga kaarawan sa taong ito, tayo ay magabayan ng ating Kristong ipinanganak ngayong araw na ito. Ang makukuha po natin sa ating Happy Birthday Jesus, Everybody's Birthday ngayong taong ito, mula dito sa lahat ng misa sa pambansang Dambana at sa mga barangay, ay ating gagamitin upang makabili ng mga bagong upuan na may sandalan sa Divine Mercy Sanctuary. Nakakaawa po kasi yung mga nakakatulog na natutumba na lang dahil walang sandalan. Para pagtulog nyo sa misa, may sasandalan kayo. Nawa po ay sa ating maipagkakaloob, makabuo tayo, makabili ng mga bagong upuang may sandalan sa ating Divine Mercy Sanctuary. Gagawin po natin ito mamaya pagkatapos po ng mga pasasalamat. Taos po kaming nagpapasalamat sa inyong lahat na nakaisa sa ating banal na pagdiriwang, lalo na po yung mga sumubaybay sa ating FB page. Sa mga naglingkod po sa altar, unang-una po sa ating youth ministry, sa ating pong mga kabataan na nagpakita ng kanilang talento, maraming pong salamat sa mga gumanap sa Panuluyan 2023. Palakpakan po natin sila. Sa ating pong mga ILM, sa ating pong Extraordinary Ministers of Communion, sa ating pong mga altar servers, sa LECOM, sa MBG, sa Collector, sa HJM, Familia El Shaddai, CFC, Choir, Liturgical Environment, sa ating pong mga madre, maraming pong salamat sa inyo. Sa ating pong barangay sponsor ngayong gabing ito, Barangay San Pedro, sa pangungunan ng kanilang kapitan, ano po? Na naririto din ngayon, at saka headed by their BLC coordinator, si Sister Sonia Mondragon, marami pong salamat. Sa atin pong naging candle sponsors, lalo na po kina Mr. and Mrs. Graciano and Lisa Gonzaga and family, marami pong salamat sa inyo. Taos-puso din po ang ating pasasalamat sa ating mga naging donors, sponsors mula sa iba't ibang lugar, lalo na po doon sa mga naghandog ng intensyon sa naghandog ng para sa kanilang mga intensyon at sa mga pamisa, maraming pong salamat. Hindi po matatapos ang ating pasasalamat nang hindi natin napapasalamatan ang mga pari na tumulong sa atin sa buong simbang gabi. Ito po ay hindi madali na ministeryo, lalo po't sunod-sunod ang mga misa. Ang iba po sa amin ay nagkasipon, nagkasakit na, pero patuloy pa rin ang paglilingkod dahil sa inyo, dahil sa Diyos, at dahil sa pambansang Dambana. Salamat po, Father Eloy, maraming salamat. Father Don,
Maraming marami pong salamat. Father Jesse, Father Ulysses, kahit po siya ay retired na, nandun pa rin ang kanyang enthusiasm to share Jesus, lalo na po dito sa Pambansang Dambana. At si Father Mark Ian po, na siyang lagi nangunguna sa ating mga pagdiriwang, maraming marami pong salamat. Taus-puso din po ang aking pasasalamat sa akin pong napakiusapan. Siya po ay galing pa sa Batangas City. At pinagbigyan po ako para makasama natin ngayong gabing ito. Ang akin pong matalik na kaibigan, ang aking kaklase, sama-sama na, rolled into one, minsan counselor, minsan spiritual director, kung hindi po dahil sa kanya. Kung hindi ipinaglaban niya sa aming formators noon ang aking bukasyon, baka po hindi ako nasa harap ninyo ngayon. Taus-puso po ang pasasalamat, Father Manny Locero. Maraming maraming salamat na siyang nagdiwang ng ating banal na misa. Muli po ang aming pagbati ng maligayang Pasko sa inyong lahat. Maraming marami pong salamat. Special gratitude po sa patuloy na pagsuporta para po sa ating PPC headed by Mr. and Mrs. Rem and George Concepcion. Ganon din po sa ating secretary, kay Sister Pilar, at sa bumubuo po ng ating PPC and Parish Finance Council. Doc Edwin, maraming marami pong salamat. Kahit hindi natin siya kasama ngayon, kasama natin siya sa panalangin. At in spirit, maraming marami pong salamat din sa inyo. Para po sa inyong kabatiran, sa kasalukuyan tayo po ay naghahangad at nasa aplikasyon para maging isang international shrine. Kalaki po nito, ngayong gabing ito ay tayo'y nagagalak na tayo ay may mga kasama na nakaantabay sa atin simula pa kanina galing po sa abroad. Sila po ay babati lamang sa atin. Unahin natin mula sa Singapore, si Ma'am Elizabeth De Jesus at ang kanyang pamilya. Ma'am Elizabeth? Maligayang Pasko po, mga kapatid. Maligayang Pasko po sa inyo lahat. Maraming salamat po at ingat po kayo dyan sa Singapore. Mula naman po sa Canada, naroon po at nakasama natin si Ma'am May Landicho at ang pamilya niya. Ma'am May, mula sa Canada, maraming salamat po, Miss May. At mula po sa Norway, si Ma'am Leonora Tan at ang kanyang pamilya. Ma'am Leonora. Hello po sa inyo. Bati po kayo. Opo, Ma'am Leonora, bati po kayo ng Merry Christmas. Tayo po ay may isa pa mula sa Italia. Ngayon lamang po ay hindi makapasok dahil po ng signal, si Ma'am Mary Jane Bayongan at ang kanyang pamilya. Mga kapiyo, ito po'y patunay na ang ating pambansang dambana dito sa Santo Tomas ay talagang sinusubaybayan at ang mga deboto ni Santo Padre Pio ay nakakarating sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Nawa po'y lagi nating suportahan at lagi tayong manalangin kay Santo Padre Pio ng pagpapala mula sa Panginoon. Maraming salamat po dyan sa inyo, sa ibang bansa. Maligayang Pasko po sa inyo. At bilang panghuli, tulad po ng aking nabanggit, habang tayo umaawit ng happy birthday alay kay sa sanggol na si Jesus, tatawagin po namin ang bawat buwan at kayo po'y maaaring mag-alay ng inyong pasasalamat na makakayanan bilang ating pagtugon sa pagdiriwang na ito ng dakilang kapastahan ng pagsilang ni Kristo. Aawit po tayo ng happy birthday.
Sige po, ang mga buwan po ng January, maaari na po kayong maghulog ng inyong alay sa Banal na Sanggol. January at February, dalawa po yung mga lalagyan. Maaari po kayong lumapit para mag-alay ng inyong pasasalamat sa sanggol na si Jesus na sumilang sa atin. January at February. Happy birthday to you. Gayon din po ang buwan ng March at April, Marso at Abril. Yan, tingnan nyo na po ang mga mukha ng mga magdiriwang at inyong bisitahin sa kanila. Birthday celebrants ng March at April. After ng March at April, kayo din po ang May at June, buwan ng Mayo at Hunyo. Salamat sa inyong handog sa bagong silang na batang si Jesus. Dalangin namin sa inyong kaarawan na kayo'y pagpalain ng Panginoon. May, June, pwede na din po ang July at August. July at August, Hulyo at Agosto. Pagkatapos po nito ay tayo'y magbabasbas ng banal na tubig at ng ating mga religious articles. Yan, July at August. Salamat po sa inyo, sa inyong handog sa batang si Jesus. Gayon din po ang September at October. September at October. Yan, salamat sa ating mga servers na naghahandog din para sa batang si Jesus. Kung kayo po'y walang dala ngayon, tumatanggap po si Jesus ng GCash. Kayo po'y makipag-ugnayan lang sa opisina. May GCash number po. At ang November at December, salamat po sa inyo, patuloy na handog sa batang si Jesus. November, December, yan. Maraming salamat po sa inyong kagandahang loob. Asahan ninyong makakabili na tayo ng upo ang may sandalan para sa Divine Mercy Sanctuary. Dalangin po namin na ang taong ito sa inyong kaarawan ay tayo'y pagpalain ng Diyos. Isang huling happy birthday lahat po tayo. Okay, maraming salamat po sa inyo. Muli po tayong magsitayo para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan, mga imahen at mga dasalang ito. O Panginoong Diyos, Ikaw ay bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito ng sa pananalangin na nagpapalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ang mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala
para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyukunin niyo ang inyong mga ulo para sa maringal na pagbabasbas. Ang Diyos na humawi sa kadiliman noong magkatawang tao ang anak niyang mahal, ay magdulot nawa ng liwanag sa banal na gabi, pakundangan sa kanyang pagsilang at sa kanya at siya nawang magtaboy sa dilim ng kasamaan at magpaningning sa liwanag ng kabutihan sa inyong kalooban ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagsugo ng anghel para ihatid ang magandang balita ay siya nawang puspos sa inyo ng tuwa para maihatid sa tanan ang kanyang mabuting balita ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nag-uugnay sa lupa sa kalangitan ay siya nawang pumuspos sa inyo sa kapayapaan at kaluguran bilang mga katambal na nasa langit niyang sambayanan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang banal na pagdiriwang, taglay niyo sa inyong pag-alis ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ingat po kayo pag-uwi. Merry Christmas po sa inyo. Daan po kayo sa Bilen. Huwag nyo lamang dadalhin ang aming mga manok at kambing. Alam nyo po bang ang aming kambing ay kapangapanganak kanina nung inilagay natin si Jesus, nanganak yung aming kambing. Kaya ipapangalan namin kay Father Oka, yung bagong anak.